Magandang umaga sa inyo mga mag-aaral. Magandang umaga po, sir. Maaari bang tumayo ang lahat para sa panalangin? Pangunahan mo nga, Lester. Tayo po ay manalangin sa ngala ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Bago kayo umupo, pagkikulot ng mga kalat sa paligid. Maaari na kayong umupo. Isang napakaganda sa ating nagwagwapuhan at nagagandahan mga estudyante sa umagang ito. Nakapag-almusal ba kayo? Opo, sir. Sino ang liban sa araw na ito? Wala po, sir. Mabuti mong ganun, tunay na kayo aktibo at mga maging mahusay sa ating klaseng ito. Ngayon, sino ang makapagsabi kung ano ang paksang natalakay sa nakaraang diskusyon? Lester? Ang paksang natalakay natin sa nakaraang diskusyon ay tungkol sa alamat ng tinya. Magaling! Ngayon, para sa ating paksang tatalakayin, ay magkakaroon muna tayo ng mga kasunduan sa apat na sulok ng classroom na ito. Ano ang iyong gagawin kapag mayroong guro na nagsasalita sa harap? Shane? Nakikinig. Tama? Bawal makipag-usap sa katabi. Mahusay! Justin? Mahimik. Magaling! Maaasahan ko ba ang lahat ng iyon? Opo, sir. Ngayon, dadako naman tayo sa ating paksang tatalakayin. Magkakaroon muna tayo ng pangkat ang gawain. Ang tanging nyo lang gagawin ay makilahok at maging aktibo sa gawain ito. Nagkakaunawaan ba tayo? Opo, sir. Meron ako dito mga iba't-ibang kulay na kung saan mamili kayo ng mga kulay dito. Okay? Sino ang nakakuha sa pulang kulay? Makakatanggap ng pulang matawat sa dilaw na kulay. Makakatanggap ng dilaw na matawat at sa asul na kulay ay makakatanggap ng dilaw na matawat. Sa nakapili ng pula ay group 1 at sa nakapili naman ng asul ay group 2 at ang sa nakapili naman ng dilaw ay group 3 at magkakaroon kayo ng iba't ibang watawat. Okay, group 1, group 2, at saka group 3. Bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng manila paper na kung saan magagawa kayo ng concept web na may kinalaman sa ating paksa na mayroong topic na kung saan ang topic ay bilang isang mag-aaral paano mo pinapahalagahan ang wika. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto at kung sino yung unang grupo na makakatapos ay bibigyan ng 10 puntos. At yung pangalawang grupo naman na makakatapos ay bibigyan ng 8 puntos at yung pangatlo at yung panghuli ay bibigyan ng 7 puntos. Nagkakaunawaan ba tayo? Opo, sir. Group 1. At magsisimula na ang 2 minuto. Okay, see.
Masabi na sila. Unsa na? Wika is wika only wika. Wika lang. Sa ganun ang wika ba? Language. Language? Alaki. I-explain pa na? Ayun na, okay, sorry yan yun. I-mute lang. Ito ang tungkol sa wika. Bilang ka mag-aaral, paano mo bilang kahalaga pag pinapakita pag mamahal sa wika? Kurang nagsunod po mo. Bahay. Magpapalaan. No, wait a minute. Hindi na na-explain ba yung nagstorya na ito? Ano yun explain? Di ba na ko explain ako? Okay, at since ang pangkat isa ang nakatapos ng una, ay bibigyan natin na sila ng 10 puntos. Palakpakan natin sila. Okay, group 1, mamili na isang representante para iurating ng gawa. So, magandang umaga sa inyong lahat. So, ito yung concept map ko. So, wika. Pagmamahal, pag-uunawaan, at pagkakaisa. Magaling, mahal ka ng umupo. At yung pangalawang grupo naman na nakatapos, ibibigyan natin sila ng 8 puntos. Palakpakan natin sila. Okay, group 2, mag-ibigay ang representante sa inyo. So, umaga sa lahat. Ito po ang ating nagawang concept map. So, pagyabungin, pahalagahan, pagyamanin, pagkuna ng pansin, sanayin, ibahagi, mahalin, pahalagahan. So, ba na yung pahalagahan po? Mahusay, at since pagkatatlo ang nakatapos sa panghuling spot, ay bibigyan natin sila ng 7 puntos. Palakpakan naman natin sila. Okay, group 3. So para sa amin, ang wika ay tinahalin tulad namin sa isang kultura, buhay, komunikasyon, at bayan. Okay, magaling. Palakpakan ninyo mga sarili. So, batay sa inyong nagawa na activities sa umagang ito, ano kaya ating paksang tatalakayin sa umagang ito? Okay, Vince, sungkol sa wika. Tama ka na meron itong malaking kaugnayan sa ating wika. Sino pa merong idea? Okay, Lester? Para sa akin, ang ating paksang tatalakayin ngayon ay tungkol sa kahalagahan ng wika. Tama ka dyan, dahil ang ating paksang tatalakayin sa umagang ito ay merong pagpapahalaga at pagmamahal sa ating wika, na kung saan ito ay isinulat ni Dr. Jose Rizal. Okay? Ang paksang ating tatalakayin sa umagang ito ay ang tulang isinulat ni Jose Rizal na kung saan pinamagatang sa ating mga kabata. Pero bago pa man tayo dadako sa ating paksang tatalakayin, ay meron akong mga layunin na magiging gabay sa atin. Alam ko na meron kayong mga layunin o mamiti sa buhay. Meron din akong mga layunin o magabay na magsisilbing daan upang tayo ay magkakaunawaan sa ating paksa. Basahin ang sabay-sabay. Layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga bata ay inaasahan na makakatukoy ng mga makalinhagang salita na ginagamit sa tula. Makapagbibigay halaga sa tutunin ng wika. At makakagawa ng slogan na nagpapaliwatig ng pagmamahal sa wika. Yan ang mga layunin na natin susundin sa umagang ito. Ngayon, para naman sa ating formal na diskusyon, ay maghahawan muna tayo ng mga sagabal na tiyak po magiging mahirap nating umaunawaan sa ating daluyan, sa ating klase.
Basahin ang direksyon, Shay. Pagtatapat-tapat. Tukuyin ang mga mahihirap na kasingkahulugan na salita na makikita sa hanay A. Hanapin ang kahulugan nito sa hanay B. Okay. Number one, Lester. Ang salitang himpapawid. Okay, basahin mo nga. Himpapawid. Siya ay may kasalumat na definisyon na katangian kung saan namilipad ang mga ibon at aeroplano. Magaling! Number two, Vince. Ang kahulugan. Kahatulan. May kahulugan na magaling sa lahat ng bagay. Magaling! Number three, Shane. Okay, number three. Maalam. Aletrang D. Magaling sa lahat ng bagay. Mahusay. Number four, Justin. Gunday. Ito ay isang uri ng bangka na ginagamit ng katutubong Indian. Magaling at napanghuli ay si Lester. Sigwa. Ito ay pagbibigay ng parusa o desisyon. Ayaw ko ang layunin. Kaya buwan na yung goal na mo. Ano? Saan mo yung signature? Hindi mo matagal si Rumi pa dyan. Ginahan siguro siya mo si Rumi. Ano? Minatay! Tila ko desk, tapot na lang ako ni Diritsu. Ano lang? Sabataba lang. Habang is Rumi. Guys, tomorrow dapat sa'yo tamang mapa. Kay naku ang cousin. Sa mga wat na. Sila sila mga rin tayo. Mga tisa. Kung nalabak ko ng class niya, dire tigil na din mo ko. Yeah. Hindi. May agaw? First cousin. Yeah. Wala na lang iso on. Ano mo? Ilang panahili? Nay! Siya ka lang. Paano magbuto siya? Pero? Wala mo buti ba yun? Oh! 4 out of 5? Ako na nabing. Hmm. Lalo, sakit. Di ko ako talunggan. Hindi, ito pang dami na lang. Hala, wala pa dyan. Okay, tabangin sa si Paul. Ang case ko. Ginawa ko eh. Ginawa ko eh. Ayun, ayun lang. Huh? Pero bisa mo na-compute. Ano
mga kukulit, mga kapatid. Ano sa rin? 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 Ano Tanto mina ko. Oh, naon din. Eh, ito na mo na. Dito. Wala, dito sa Old Mahal Beach. Hmm? Pero nabot din ko man. Mas plus pa natin. Sige na naman. Nabot din ko. Nabot din ko. Ngayon, tapos na natin kawanin ang mga mahihirap na salita, ay dadako na tayo sa ating formal na talakayan. Ang paksang ating talakayin ay sinulat ni Dr. Jose Rizal na kung saan pinamagatan sa aking mga kabata. Ako yung una magbabasa at susundan mo ninyo ito. Una, kapag kag ang bayan sadyang umibig sa kanyang salitang kaloob ng langit, san lang kalayaan na saring masapit katulad ng ibong nasa himpapawid. Ngayon tapos na nating hawalin ang mga mahihirap na salita at dadako na tayo sa formal na talakayan na kung saan ito ay sinulat ni Dr. Jose Rizal na pinamagatan sa aking mga kabata. Ako yung una magbabasa sa unang talata at susundan nyo ito. Kapag ang bayan sadyang umiibig sa kanyang salitang kaloob ng langit, sa lang kalayaan nasa ring masapit katulad ng ibong nasa himpapawid. Pagkat ang salita ay isang kahatulan sa bayan, sa ngayot mga kahinan, at ang isang tao ay katulad kabagay ng alinmang likha noong kalayaan. Ang hindi umal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at balansang isda. Kaya matapat pagyamaning kusa na tulad ng inang tunay na pagpala. Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila at salitang anghel. Sapagkat ng puong maalam tumingin, ang siyang nagawa, nagbigay sa atin. Ang salita natin tulad din sa iba, na may alpabeto at sariling letra, na kaya nawalay dinatnan ng sigwa ang lunday sa lawang noong dakong una. Ngayon, matapos na ninyong basahin ang tula, ano kaya ang mensahe ng tula ang isinulat ni Dr. Jose Rizal? Lester? Para sa akin, ang nais ipahiwatig ni Dr. Jose Rizal sa mga kabataan ay dapat ang mga kabataan ay marunong lumingon sa kanyang bayan at sa kanyang wika para siya ay maging maunlad bilang isang Pilipino. Tama ka dyan, dahil ang isang bata na kagaya natin, ang wika ay dapat natin pagyabungin, mahalin, at respetuin at palaganapin dahil mayroon pa tayong magagamit sa susunod na henerasyon. Ngayon, sino ang makapagbibigay sa mga matinghagang salita na matatagpuan sa itula? Shane? Ang mga salitang matalinghaga na ginagamit sa tula ay ang mga salitang maalam, lunday, at sigma na may dalong makabuluhang kahulugan. Okay, sa pangatlong tanong, ano talaga ang paksa na ipinapahawatig ng tula? Justin? Ang paksa sa tula sa aking mga kabata ay ang pagmamahal sa wika tunay na sarili natin. Tama ka dyan! Dahil ang paksa na ginagamit sa tulang ito ay ang pagmamahal sa ating wika. Ngayon, tapos na nating malaman kung ano talaga ang tema at mga patalinghagang salita na ibibigay sa tula, ay magkakaroon naman tayo ng mga pangkatang gawain. Ngayon, bawat pangkat ay bibigyan ko na naman ulit ng Manila Paper na kung saan kayo ay gagawa ng slogan tungkol sa ating paksa. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto at yung gagawain niyan ay ginagabayan ng pamatayan o rubrics sa umagang ito. Ang gawain ito ay ginagabayan ng pamatayan o rubrics sa umagang ito. Basahin ng sabay-sabay. Nilalaman. Malinaw
at maayos na ipaliwanag ang mga ideya. 5 puntos. Hindi masyadong ipaliwanag ang ideya. 4 na puntos. Hindi alam ang ginagawa. 3 puntos. Kaayusan. Maayos at organisado ang mga piniling salita. 5 puntos. Hindi masyadong maayos at organisado ang mga piniling salita. 4 na puntos. Hindi naging maayos at organisado ang pagpiliin ng salita. 3 puntos. Diyan ang magiging pamantayan o rubrics sa umagang ito. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang gumawa ng isang slogan na may kinalaman sa ating paksang tatalakayin. Okay, group 1. Group 2. And group 1 talaga. At magsisimula na ang 2 minuto na iyon. Pag gumawa ng slogan. Okay, sis, ang pangalawang pangkat ng kaunang nakagawa ay bibigyan sila ng mga puntos. Okay, group 1, ano ang yung nagbuong slogan? Para sa unang pangkat, ang aming nagawang slogan ay tunay na mahalaga ang wika sa buhay ng kabataan tungo sa paunlaran ng bayan. Magaling! Bigyan natin sila ng 10 puntos sa palakpakan. Pangalawang pangkat. Wika susi sa lubusan para sa magandang kinabukasan. Okay, since sila yung pangalawang pangkat, eh bibigyan natin sila ng 8 puntos. Palakpakan. And group 3. Ang wika ay isang mahalagang yaman na susi sa kahirapan. Mahusay! So, alam naman nyo pala ang ating mapaksa na tinalakay sa umagang ito. Ngayon ay meron muna tayong mga konting pagtatanong-tanong. Gamit ng inyong mga watawa at nagsisimbolo yan ng iba't ibang mga katanungan. Bawat grupo ay pumili na isang flashcard sa magnet at basahin at sagutin. Okay, group 1. 2. Okay, group 1. Basahin ang tanong at sagutin. Paano mo magagamit ang mensahe sa tulang sa aking kabata
sa inyong buhay. Para sa akin, kahit ano ang mangyari ay hindi nararapat na ating kalimutan ang ating wika. Bagkos ito ay payabungin upang magamit rin ng mga susunod na henerasyon ng mga kabataan. Magaling! Okay, group 2, basahin ang tanong at sagutin. Paano mo mabibigyan ng pagpapahalaga ang tungkulin ng wika? Para sa akin, mabibigyan ko ng pagpapahalaga ang tungkulin ng wika sa pamamagitan ng pagkukomunikasyon o pakikipagtalastasan ng ideya sa aking kapwa. Mahusay! At ang panguling pangkat? Bilang Pilipino, paano mo naipreserba ang iyong sariling wika? Sagot. Pilipino, paano mo naipreserba ang iyong sariling wika? Bilang isang Pilipino, maipreserba ko ang aking sariling wika sa pamamagitan ng paggamit nito sa kahit anumang pagkakataon. Magaling! So, sa kabubuang puntos ng Group 1, ay meron silang 35 na puntos. Palakpakan naman natin sila. Ang group 2 ay nakakuha ng 34 na puntos at ang panghuli ay binibigyan sila ng 33 puntos. So, kumuha kayo ng isang kapat na papel at sagutin ang mga tanong. Sa music, wala mo. Ibalik na ng telepono. Tapusan natin ang diskusyon ng ating paksa sa umagang ito. Ay kumuha kayo ng isang kapat na papel para sagutin ang mga tanong sa aking binaskil sa umagang ito. Okay, ang evaluation na kung saan may dalawang set ng quiz. Ang isa ay kumuha ng isang kapat na papel at pili ng tamang sagot. At ang pangalawa, lagyan ng mali ang batlang kapag ang pangungusap ay tama at lagyan ng tama kung ang pangungusap ay mali. So, simulan na ang pagsagot. Lagyan ng mali ang batlang kapag ang pangungusap ay tama. Lagyan ng tala kung pangusap ay may ito. Ano naman? Tapos na po, sir. Okay. Tapos o hindi, kukunin ko na ang iyong mga po. Ngayong tapos na ang lahat, ay maraming salamat sa inyo at sana meron kayong natutunan sa umagang ito. Paalam sa inyong lahat. Okay, ngayong tapos na ating paksan sa umagang ito, ay sana meron kayong nakukuha mga ideya o impormasyon na aking tinalakay sa umagang ito. Paalam sa lahat. Maraming salamat at paalam na po. Ginoong Sanchan. Yes!